Sadyang bawat survivor po ng Super Typhoon Yolanda ay mayroong kanya-kanyang kwento kung paano po sila nakaligtas. Bagamat po ang aming team ay mayroong sariling kwentong hindi malilimutan, ang mga eksena at imahe po naman na aming dinadnan ay isa pang nakaukit na po sa aming isipan. Ito ang mga eksenang unang napanood sa buong mundo na siya ring nagpatunay kung gaano kalaki ang pinsalang iniwan ng Super Typhoon. At ito rin ang mga unang imaheng naging daan para magkaisa ang maraming bansa na tumulong. Madaling araw noong November 8. Ginawa ko para sana sa aking report ang unang stand-upper sa Leyte Park Hotel bago kami tumuloy sa Barangay 88, San Jose, Tacloban City, malapit sa airport. Papunta pa lamang kami sa aming destinasyon ay nakahambalang na ang mga tumbang poste at puno. Bagamat nag-aalangan kaming tumuloy, inisip namin na hindi na kami makakabalik dahil nga sa masyado ng malakas ang hangin at mas delikado na. Magugunita na habang kami ay nasa bahay na aming tinuluyan, nakapag-report pa ako kay Kabayan ng dalawang beses. Ngunit ang pangalawang report ay naputol na. Kabayan, hindi ko ma-imagine, hindi ko mahanapan ng eksaktong salita kung paano ko isasalarawan ang bagyo kung gaano kalakas, Kabayan. Matatakot ka, Kabayan, sa hunin nito. Delikado na dahil baka biglang bumigay ang pader nito dahil parang nililindo lang ang pader nito. Wow. At sa oras na pasado, alas 7 ng umaga, amin nang naramdaman ang lupit ng bagyo. Bagamat mayroong kaming sariling kwento kung paano kami kinabahan, natakot at nakaligtas. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Minarapat naming agad lumabas kahit pa malakas pa ang hangin dahil nakatitiyak kami na malupit ang tama ng bagyo at kailangan naming agad na maihatid ang balita. At ng coverage teams ng ABS-CBN News. Nang umagang din yon ng November 8, bumungad sa akin ang isang nakaligtas at agad nagsabing maraming batang namatay sa Fisherman's Village Elementary School. At ito'y agad naming ang pinuntahan at ito na ang mga tumambad sa amin. Ang pagkarami-rami at pagkataas-taas ng mga debris na iniwan ng bagyo. May bangkay din kaming agad na nakita. At nang marating ko ang Fisherman's Village Elementary School, ito na nga ang eksena na aming naabutan at nakunan. Mga magulang na nag-iiyakan, bit-bit ang mga walang buhay ng anak, mga bata at matatandang nakahilera. Napuno ng putik at bumubula pa ang mga bibig. Matapos ang isang taon, ito na ang itsura ngayon ng Fisherman's Village Elementary School. Nung dumating po yung mga donors natin, yung unang-una pong tumulong sa amin ay ang UNDP. 22 po ang namatay mismo dito sa room na to. Yung mga evacuees natin yan dito, yung mga families. So 22 ito po. At saka yung mga bata namin na nag-aaral dito ay 60 po lahat. At saka yung dalawa po nating guro ang namatay dito din sa bagyo. Nakabangon na po kasi po ay bumalik na po yung normal na ano namin, yung klase namin because of our repaired classrooms. At saka yung ventilation ng classroom ay okay na po, sir. Sa aking pagbabalik tanaw, pilit kong hinanap ang mga taong aking nakasalubong habang kami naglalakad patungo ng Tacloban City proper. Isa na nga rito ang babaeng ito. Sa panahong yun, siya'y duguan. May mga pasa sa kanyang mukha at balisa. Hinahanap niya ang kanyang pamilya na ika niya'y nahiwalay sa kanya sa kasagsagan ng storm surge. Kasama na rito ang kanyang anak na wika niya'y kanyang nabitawan. Sa panahong yun, hindi ko na nakuha ang kanyang buong pangalan at kwento. Mahirana at
kami nagmamadali ng makarating sa aming command center sa Tacloban City proper. Ngayon pala'y nalubog din sa storm surge. Naubos na rin ang natatanging baterya ng aming camera dahil tinangay nga ng storm surge ang aming sasakyan na kung saan nandoon ang aming mga kagamitan. At siya nga ay aming nahanap. Naging madamdamin ang aming pangalawang pagkikita. Siya pala si Jessa Palencia, 20 anyos. At ito ang kanyang kwento. Nung nakasalubong kita ron, may dugo ka dito. Meron ka sa akin sinesenyas na may nakahawak dito. Yung anak ko yun po. Humawak ka sa akin dito eh. Meron kang kinikwento. Yung isa ko po, anak, yung babae po. Nag-birthday siya ng October 26. Ilang taon? Isang taon po. Oh. Tapos nagbagyo yun. Tapos pag lumalangoy na kami, hawak ko talaga siya. Tapos nadaganan kami ng sa buong bahay nga. Hindi ko na talaga kaya kung anong gagawin ko. Yung pangalawa mong anak, yung panganay mo, ano nangyari? Yung tsuhin ko po, yung mayawak, tsuhin ng asawa ko. Nawala din yung tsuhin mo? Hindi po, yung anak ko lang. Nabitawan niya rin? Ha? Po, hindi nga ako naniniwala siya na nabitawan niya kasi siya walang sugat, tapos yung anak ko lang yung nawala. Kahit po ngayon, sir, maging isang taon na hindi ko talaga makalimutan na magpumupunta ko dito. Ngayon, kasama sa listahan ang kanyang dalawang anak at ina sa mahigit na 1,000 tao na hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-recover ang bangkay. Kasama na rin si Jessa at ang kanyang asawa sa mga survivors na nakatira ngayon sa mahigit na 8,000 transitional houses. Matapos nga ang 1 taon, si Jessa at ang katulad niyang mga nakaligtas sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo ay hindi pa batid kung anong kinabukasan ang naghihintay sa kanila. Tingin ka lang, huwag ka lang ba...